Mga kapatid, ngayon po ay kapistahan po ni San Isidro Labrador. Sino ba siya? At ano ba ang saysay niya sa ating pananampalataya? Alam niyo po, bago po ako maging pare, kaya ako po ninais maging pare dahil po sa talambuhay ng mga santo. Lagi po akong kinukwentohan ng nanay ko tungkol sa buhay ng mga santo. At isa nga po sa mga santong laging ulit-ulit na kinukwento ng nanay ko ay ang buhay ni San Isidro Labrador. Sa amin po kasi sa Bulacan, marami pa pong bukid nung ako po'y bata pa. Hindi ko pwedeng masabing ako'y maliit pa dahil hanggang ngayon maliit pa rin po ako. No? E di po, ang daming bukid sa amin, maraming kalabaw, lalo po sa Pulilan. Kahapon po, lumuluhod ang mga kalabaw doon. At mga kapatid, ang pinaka katangi-tanging kwento palagi ni San Isidro Labrador ay kapag siya'y nag-aararo sa bukid at narinig niya ang kampana ng simbahan, siya'y lumuluhod at nananalangin, nagdarasal. At ano kaya ang pinagdarasal niya? Siguro ang kanyang pamilya, siguro ang kanyang tinatamnan na lupa para ito'y magbunga at para magkaroon ng aning masagana. At gayon din mga kapatid, sa araw din po ito, atin din pong ipinagdiriwang ang pambansang araw ng magsasaka. Alam niyo po, marami pong mga magsasaka sa atin ngayon, hirap na hirap. Bakit? Wala nang mapagtamnan. Nasaan ang taniman? Naging subdivision na tuloy. Pero mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng ito, ito po rin po ay pagpapasalamat. Pagpapasalamat dahil merong naging patnubay ang mga magsasakat huwaran. At ito po ay si San Isidro Labrador na madasalin. Kaya po sa mabuting balita, natunghayan po natin ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi po ng mga biblical commentary, ito pong Gospel of St. John na napakinggan po natin, ito po tinatawag na The Priestly Prayer of Jesus. At bakit po nagdarasal si Jesus? Nagdarasal siya dahil alam niya malapit na siyang bumalik sa Ama at pagbalik niya sa Ama, iiwan niya ang kanyang mga alagad at dapat manatili sa kabanalan at kaayusan ang kanyang mga pagkakatiwalaang magpapalaganap ng kanyang salita at pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo ito, kayo po ba'y nagdarasal? Nagdadasal po ba kayo? Ano po ang laman ng dasal nyo? Ang laman ba ng dasal nyo, puro hingi sa Panginoon? O ang dasal natin, Panginoon, kung ano po ang inyong kalooban, ito'y aking susundin. Si Jesus, marami siyang hiling para sa atin. Si Jesus, marami siyang nais para sa iyo. Pero ikaw ba ay nakikipag-cooperate sa panalangin ni Jesus para sa iyo? Hangad ni Jesus, maligtas ka. Hangad ni Jesus, maging payapa ka. Hangad ni Jesus, makapasa ka. Pero ikaw ba, gumawa ka ba ng paraan para ikay maligtas, para ikay mapatawad, para ikaw ay makapasa? Mga kapatid, hindi lang palagi tayong palaasa sa ibang tao. Bagkus dapat makita din ang ating paggawa upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng biyaya. Hindi po pala din palagi tayong nakalahad, nakahingi. Bakit? Sa pagdarasal po ba natin? Ano akala natin sa Panginoon? Videoke? Slot machine? Vendo machine? Kapag nagdasal ka, makukuha mo gusto mo? Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos, para tayo maging karapat-dapat na biyayaan ng ating mga hinihingi sa panalangin, dapat tayong maging karapat-dapat. Pero marami pa rin nagsabi, Father, kahit ako po'y makasalanan, kahit hindi po ako karapat-dapat, bakit po ako pinagpapala ng Diyos? Eh kasi mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng ito, tayo ay hinuhusgahan ng Diyos, hindi dahil sa kasalanang ginawa natin, kundi sa pag-ibig. Gagawin ba ng Diyos na ipagdasal tayo, katulad ng napakinggan natin sa mabuting balita, para tayo ihabilin sa Ama kung hindi niya tayo mahal? Tayo ba'y
nagdarasal sa mga kapamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga taong nakikiusap na ipagdasal sila. Bakit natin sila ipagdadasal? Kasi mahal natin sila eh. Kasi kapwa-tao natin sila. Kasi kapwa din natin silang sa pananampalataya na ito. At bakit ba tayo nandito? Kahit na hindi araw ng Biyernes, nagsisimba tayo at namimintuho sa poong Jesus Nazareno. Kasi naniniwala tayo, kahit marami tayong dumi, kahit marami tayong kapintasan, kahit marami tayong kahinaan, nariyan ang Diyos upang tayo mahalin, unawain, yakapin at tanggapin. Mga kapatid, ano po ang laman ng panalangin mo? Ang panalangin mo ba'y para lamang sa iyo? Ang panalangin mo ba'y para sa iyong kapwa-tao? O ang panalangin mo para sundin ang kalooban ni Kristo? Mga kapatid, ganito po ang tinuturo sa atin ng santong pinagdiriwang natin sa araw na ito, si San Isidro Labrador, na nananalangin hindi para sa kanyang naisin, nagdarasal ng mataimtim para sundin ang kalooban ni Kristong Panginoon natin. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa tayong lahat makiisa natin ang Diyos sa panalangin upang magkaroon ng liwanag at tanglaw ang ating tinatahak patungo sa kanyang kaharian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.